Okay, so papakita naman natin sa inyo ngayon ang lugar ng Babak Palengke, no? So dadaan tayo sa may gilid ng park ng kanilang parang asiwol. So kapag ka pabalik ka na ng Davao, yan, dyan ka dadaan, no? Kasi may mga, sabihin natin, may mga masasamang elemento nang nanggagaling sila sa dagat, no? Sa Pacific Ocean. Tapos dito, syempre, alam nila na napakahigpit ng Davao City. So, just gusto sila maghasik ng lagin, no, ng kasamaan. So, gagawin nila dito, sila dadaan sa Samal, no? Para makapasok sila ng Davao. Kasi pagdating sa Davao, pwede sila nga makalusot. Kasi iniisip nila na hindi dadaan ng screening dito yung mga bagahe nila. Pero sad to say, nakalungkot, no? Kasi so sa loob dyan, merong scanning machine. So masascan talaga yung mga dala ninyong mga delikadong bagay, no? Samal Island, APC. Yun, may mga nangingisda. Ibat sarimu sepantai tertendam. Ayan, no? Ganda, no? So sana lahat ng lugar may ganyan, no? Para mapanatiling malinis. So dito na tayo. Maraming mga ano, mga nangungontrata ng mga driver. So dito tayo dadaan. Hindi ko alam kung pwede, no? Kasi pupunta na ng palengke. Dati, kapag maaga akong matapos maningil, so dito ako tumatambay, papahangin, bago ko uuwi ng Davao para mag-remit. Yan nga lang talaga rin ang hindi maganda dito sa Samal. Kapag ka walang hangin, ibig kong sabihin, kapag ka gato, mainit, may araw, tapos walang hangin, ang init talaga sa pakiramdam. Lagkit sa balat. Diba? Perfect place talaga siya para gawing tambayan. Paghapon maganda rito. Gabi. Pansin ko 'yon, ang maraming tumatambay dito kapag kagabi. Dapat hapon. Nanonood sila ng sunset. So, kunyari taga Davao ka, ako kasi Davao ako dati, tapos kapag ka parang naiingayan ako sa city, parang na-stress na ako doon. So, ang ginagawa ko na lang is tatawid na ako ng Samal. Halagang 10 piso lang. 9 pesos lang kasi pamasahe nung araw. Matawid ka na. Sa barge is 10. So, di ko alam kung sa barge ba ngayon ay nag-increase ba sila. 10 piso lang, yun, makakapagtambay ka na rito, makakapagpahangin ka na. Oh, makikita mo na yung napakalinis sa tubig. Kung trip mong maligo, pwede pa. Ang linaw, oh. Yan, oh. Tamang tambay lang sila. Oh, may daan ba? Naka-cyclone wire yata.
meronan pala. Ayan. Sarap buhay bukusing. O hanggang dyan lang yung ano, dead end. If only it would last a lifetime. So private area na to rito, no? So ang ginawa ng may-ari ay gagawa siya ng cottage. Ayun, palengke na, no? Check natin kung ano meron sa palengke. Swerte mo na pala kapag may ano, ano may beach line ka rito sa Davao. Oh, pwede mo paggawa ng ano, cottage. Yan, parang resort, private resort. Malapit tata sa may palengke. May nakalagay na ganito. Ibig sabihin, hindi siya open for public, no? Yeah, ganda dyan, eh. Pwede ba? Tingin nga natin. Ayan, so private lot po siya, no? Private property, pero pumasok pa rin tayo. Kasi bukas eh, baho. Dami, baho. Amoy patay. Labas nga tayo, di kaya. Namatay na ako dun, ah. Grabe. Iyan talaga mahalaga, no? Kapag meron tayong lote, may mga dapat talaga nating siguraduhin na nakakulong, nakabakod, no? Kasi ginagawang tapunan, no? Ginagawang tapunan ng mga maraming basura, tinatapunan ng mga patay ng mga hayop, baho. Muntik na mamatay doon, ha? So ito rin palengke ng Babac District, Barangay Villarica. Villarica. So, hindi ko alam kung presyo dito at saka presyo ng Davao ay magkaparehas lang, pero I guess, I strongly believe na ang presyo dito is mas mahal kumpara sa Davao, kasi sa Davao lahat sila nag-hold. Ayan ang palengke. Tara, pasokin nga natin ano meron. Yun, tuyo, tamang-tama. Nagkikrave ako ng tuyo. Wala may tuyo doon eh. Puro dilata. Ay, ayan. Oh, nakapagod ka, no? Katakain ng dilata. So, ayan lang, no? So, mamaya, i-exclusive natin tong ano, pagtutor sa palengke ng saman ng Babac. So, yun. La Forte's Pharmacy. So ito na yung kailangan pinaka proper area, pinaka downtown area. Tapos meron silang Skyline General Merchandise. So ito yung pinaka commercial area ng Babac District. Yung mga gasolinahan, mga butika, tindahan, grocery store, bigasan, lahat-lahat na. So hinahanap nyo, andito na. Merong LDC, pawn shop, Rosever Pawn Shop, 7-Eleven, Gian Breed House. Ang wala lang sa Davao yung ano, no, yung mga NCCC Mall. Wala silang guys sa ano, Mall SM. So hindi siguro sapat yung dami ng tao. Hindi sila pasok sa requirement ng mga negosyante para sila ay tayuan ng mga malalaking shopping mall. Ang Island Garden City of Samal ay assumed na ang kanilang income ay naka-base or nakaasa sila sa mga turista, no? Sa mga biyahidor. Siyempre, Island Garden City of Samal
dagat talaga ang kanilang pangunahing source of income, mga resorts. Hindi sila industrial, hindi rin sila mga yung mga minahan, hindi kagaya sa Davao de Oro na second richest province of the Philippines next to Cebu province dahil sa sobrang dami ng ginto. Ayun lang, so maraming salamat, no, sa unahan dyan ay yung kanilang parang district hall. And bye bye. Ito yung way papuntang Peña Plata. Ito na yung siguro, no, highway nila. Huwag kalimutan mag like. Adios mi amigos, mi amigas. Stay safe. Vamos!